kaserbisyo at ito ang teleradyo serbisyo at radyo sa Istrenta, ang puntahan ng bayan. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ang oras... 9:02 na! Ang hottest issues sa entertainment! Ang juiciest chikas sa mga paborito mong stars. Ang mga usong diskarte na pwedeng pagkakitaan. At mga racket na kayang-kaya mong matutunan. Ito ang programang Pag-iisahin ang Show at Business. Showbiz Sidelines. Nasa sentro ng kita at chika, sina Owl Paz at Jaiho. Showbiz Sidelines. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Alas 9 na naman, kaya andito na si Papa Owl Paz. At ang nag-isang beshing ng bayan at ang Diyos na nakalsad, ako po si Jaiho dito lang sa programang Showbiz Sidelines. Alas 9 na naman, oras na para pakinggan ang palibagong chikahan na kung anong mainit na kaganapan. Dito sa radyo sa Istrenta, tutok ang tenga't mata, at itig sa kinang ng mga tala, may kasama pang things for you, diba? Mama Jaiho, ano bang ganap sa favorite artista ko? Papa Owl Paz, ano ba ang pwede pong side hustle mo? Cute evening mga kaserbisyo sa teleradyo at sa buong mundo. Naku, eto na naman po ang pinagsanipwersa as in collab ng Showbiz Chika at Showbiz Kita. Kaya shoutout sa mga tutok sa TFC Worldwide, sa I1 TFC, ganda sa teleradyo serbisyo at sa radyo sa Istrenta sa talapitan 630 kHz. Ako po si Papa Owl Paz. Hello, isang magandang Wednesday evening sa lahat ng ating mga kaserbisyo. Nandito na po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Ako po si Jaiho na nagsasabing bawat gabi kami na ang bahala para ngiti sa inyong mga labi ay mapush hanggang inyong pagising. Ay, ganun. Wala lang naman. Ayun, basta, at least magigising. Yun yung importante. Basta may ngiti. Sa mga labi. Pagtulog. Magigising. Babaunin. Walang rhyming. Ano naman yun? Totoo, diba? At least maganda yung intention. Kahit sila napaisip, sometimes ina-exercise namin ang inyong mind. Totoo. Alam mo, kami lang lagi nag-iisip detail. Totoo. Sana kayo rin may entry. Totoo yan. At syempre, gusto ko pong sabihin sa lahat ng mga kaserbisyo natin na, opo, lakasan nyo na po ang inyong mga transistor radio. Ilagay nyo po yan sa 630 kHz. Yan po ay matatagpuan sa AM band. Sa lahat po ng mga taxi driver, UV driver, bus driver, screwdriver. Ay, but may screwdriver! Carpenter. Oh, yes, yung mga nagtatrabaho ng kahit naggabi na talaga. The graveyard heroes of our nation. Correct. Nako, kami na po ang gawin yung background dahil it's time para ibigay namin ang mga pinaka. Yes! May init, aray! Ay! Napaso. Ano ba yun? Napaso sa sobrang init. Yes! Na showbiz, chika, at mga kita. Yes. Yun, mga tips, yung mga hacks, ganun. Mga inspire kayo, di ba? Yung abot nating lahat kung paano ang maabot ang pangarap. Ganon. Kaya shoutout sa mga idol natin dyan. Ay, idol. Hindi mo na shoutout din. Ay, idol. Yan na naman. Kasi naman eh. Wow. Sobra. Ang liit. Ang liit. Parang ang nipis.
SBPs natin talaga. Hindi, shout out sa mga lodi natin. Ang mga lodi natin, syempre, ang mga guro na talaga namang pumapasok, maaga pa lamang, nakikipagsapalaran din sa traffic. Pero hindi na-relate dahil dapat sila maging good example, role model sa kanilang mga estudyante, sa mga medical frontliners. Diba? Yan, ako, shout out din sa kanila na talagang mula sa damit, iniisip nila na hindi pwedeng mabahira ng kahit na anumang dumi. Oo, ang damit hindi mababahira ng dumi, ganun din ang pangalan, kahit anong dumi hindi mababahiran. Ganun. At sa mga sinasaludoan natin, mga traffic enforcers, yes, of umulan, course. Umaraw, mainit, magutom, mahilo, traffic pa rin sila. Alam mo ba't ako natawa? Becky? Naalala ko kasi yung traffic enforcer role ni Kokwang dun sa apat dapat. Yung loot, tumatamling-tamling siya, diba? Ganyan sila. Nagganyan din si Coco Martin. Oo, yes. Diba? Sa ang probinsyano, nagganun-ganun din siya. Parang at dumadancer-dancer. Correct. Dancer, diba? Shoutout din sa mga ngayon palang nag-uumpisa ang umaga nila. Ay, sa ating mga from the land that never sleeps. Yes. Mga call center agents. Yes. Diba? Ngayon pa. At syempre, saludo sa mga security guard. Pero paano nila napapanatiling dilat at mulat ang kanilang mga magdamag. Ay, kasi nga, maswerte ngayon yung mga CQ. Oh. Diba dati, hindi pa naman uso ang mga mobile phones. Oh. Diba dati nga naglabas pa, kung matatandaan mo, ng mga China phone na kung saan, merong TV, may antenna, diba? Yeah. Before. Correct. Pero ngayon, basta naka-smartphones ka, yung mobile phones na gamit mo, at meron ka lang malakas na internet, ay pwede mo na po kaming mapanood sa aming at Teleradyo Servisyo YouTube channel. Pero sa mga gwardiya, huwag po mag-earphones para marinig pa rin nila yung nangyayari sa paligid. Baka kasi, diba, nakaganyan yung busy-busy, no? Busy-busy. La-la-la-la-la. Yan. Tapos meron na pala. Meron ng sa labas. How true? True! Wala pa. Sobra naman. Wala pa. How true, Papa Awel? Why? May ganon. Chating. Long hair. Inaayos yun ba? Hindi, how true, Papa Awel, na yung kulay daw ng uniforme ng mga security guard is made for yung nakaka-attract sa mga mata ng lamok. Yan. Totoo ba yun? Lamok, nakaka-attract, yung nagtataboy. Yung nakaka-attract. Nakaka-attract. Kasi parang ito ha, hindi ko sure, ito po ay aking narinig lamang po, salin kwento lamang. Ayan. Wow! Nilipad ng lamok ang kwento yan papunta sa iyo. Totoo. Mm-mm. At nakausap ko sila. Ay, nakausap. Ang sabi niya ay... Ay, ganun talaga. Tareng. Hindi. Ano lang naman ito, no? Napagkwento-kwentuhan. Yes. Sabi, alam mo ba, parang may nagkwento sa akin ganun na. Alam mo ba na kung bakit ganyan ang kulay, yung navy blue na color ng mga security guard? Uh-oh. Dahil yan daw ay maganda sa paningin ng mga lamok. Nakaka-attract daw yan. Sabi ko, ha, bakit ano naman? Ano yun, mamaya magka-dengue sila. Yun na nga, yung uso pa naman. Sabi ko, bakit, paano yan? Sabi niya, hindi, kasi para, hindi sila nakakatulog. Palo sila ng palo. Wag. Yung ganun daw. Ay, baka naman, I don't know. Ito, hindi ko po to, kung may scientific explanation niya na, pero syempre iniwasan dahil kasi may mga gwardiya naman ako na nagkakatol. Ay, meron kasi, sila, yes. Kaya nga, yung nagkakagulo sa sabi, uy, katol ko yan, ibang tol. Ibang katol yun. Ay, iba ba yun? Yan ang unang-una na naging gamit nating mga Pilipino para magtaboy ng mga lamok. Oo. Na dapat ingatan, lalo na yung mga gumagamit pa rin sa mga probinsya. Correct. Diba, delikado yun? Kasi kung yung papag natin ay mga kahoy, diba? Magugulat ka, yung pamilya, may korte ng coil, yung pabilog, nagkatol kayo, no? Tapos, di ba yung kahoy sa sahig, nagmamarka na, gano'n. Oh, those were the days. Oh, yes, those were the days. Sorry ba? Pero hindi ko sure yun na, kung kayo po ay nakikinig at meron po kang ideya doon sa kwento na yan, maaari nyo po yung idulog. Oo. Okay. I-text lamang po sa 2366. Hindi mag-text. Iko-comment lang nila sa atin, sa ating YouTube channel. Baka naman, yung mga guardian gising na gising ngayon, natutok, dahil nanggigising sila, di ba? At nakikinig sa atin. Share nyo nga. Pero iba kasi sa gabi, puti ang kanilang uniform. O may mga puti din naman. Paano ina-attract nun? Ayun. Baka diba? Level up. Level up? Totoo. Iba na. Kung na-attract na nila yung mga ibang mga kasama sa bahay. Yung mga naglalakad hanggang madaling araw. Ibang kasama sa bahay. Di ba uso yan? Yung naging jowa ni Kuya. Si Kuya. Ganon. At syempre, di ba, support tayo dyan. Kasi di ba, love always wins. Oh, yun. Diba? Correct. At laging gising. Napunta sa lamok. Pero eto naman, hindi tayo lalamukin o lalangawin sa mga showbiz chika natin. Ryan yun. Chika mo na?
Kika mo na? Kita mo na! Kita mo na! Showbiz Sidelines! Heto na ang mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Mga kaserbisyo, unahin natin agad-agad. Tom Rodriguez ipinakita ang anak sa kanyang non-showbiz partner. Ay, nako talaga. Pinag-uusapan po ito lahat ngayon sa mga palengke, sa mga tindahan, salon, barbershop. Ang chika, ibinyag nga po ni Tom Rodriguez na siya ay isa ng ganap na ama sa isang baby boy na pinangalan ng Corbin. Ibinahagi rin ni Tom na anak niya ito sa kanyang non-showbiz partner. Isinawalat ito ng aktor sa isang press conference para sa kanyang upcoming film at ayon nga po kay Tom, hindi daw niya intensyon na itago ang anak at malugod niyang sasagutin kung may magtanong man sa kanya. Dagdag pa nga niya, ito daw ang kanyang source of inspiration ngayon. Nais ni Tom na magkaroon ng malinaw na boundary sa pagitan ng kanyang showbiz at personal life, kaya naman pinili nga niyang hindi magbahagi ng karagdagang detalye tungkol sa kanyang partner at kanilang anak. Ito yung pelikula na kung saan nakasama natin si JC De Vera. At saka si yung anak ni Allen Dizon. Yes. Si Nella Dizon. Yes. That was last week. Yes. Ipinopromote nila yung wag mo akong iwan. Correct. Diba? At dito nga po ito na i-reveal at napag-usapan. Pero kung matatandaan po natin, papaawel at mga kaserbisyo, before pa man maganap ang nasabing press con, ay may ilan na pong mga blind item. Diba? Na nagsasabing di umano sino itong aktor na dating may karelasyon na aktres na naging very controversial ang kanilang hiwalayan ay may anak na daw sa kanyang non-showbiz partner. Yeah. And nung nangyari nga yung nasabing press con, tinuldo ka na nga po at hindi na nag-elaborate pa. Hindi na siya natiling blind item kundi isiniwalat na mismo mula sa kanya. Siyempre, alam mo, marami nang nangyaring ganyan sa showbiz industry. Mm-hmm. Lagi nasasabi, ayaw niya siguro gurong sabihin later on ng kanyang anak na, bakit mo ko itinago? Hindi mo ba ako ipinagmamalaki? Bakit mo ako pinagmalaki? Bakit hindi mo sinabi na di ganun? Kasi lalo ngayon sa panahon ng social media, naku sa world of internet, nandiyan na yan lahat. Ang galing. Yan, diba? Ganun na yun. Nandiyan na yun. Pwedeng balikan nung anak niya. Tsaka kahit paano man masabi niya ganyan, Tom Rodriguez. Ta-type niya, lalabas yan, ay mababasa ng anak niya, later on. But wala kaya siya. Yes, okay. Ganun. Ako naman, base sa aking observasyon, at nakikita ko sa bolang Stargazer. Hindi ganun. Hindi, base sa observation ko, parang this is not the first time na makarinig ako ng ganitong kwento. Di ba nabanggit ko nga, no, mga kaserbisyo, na dumaan sa napakatinding hamon, pangalan na natin, ang kanyang naging ex-partner na si Miss Carla Abellana. Yes. Di ba? Kasi alam naman siya, ito naman ay open book. Broadcasted worldwide, di ba? Sa social media, sa mga news, sa mga showbiz TV shows, radio, print, lahat. Ako, hindi ko first time na makarinig na after ng ganun kalala na kontrobersiyang kinasangkutan, hindi ba, di ba, kahit mapababae or lalaki, tapos may mahanap kang someone na nakapagbigay ng comfort sa'yo. Parang kahit naman hindi kayo ganun katagal na magkakilala, pero yung someone na yun, yung kasama mo sa panahon na down ka, baka ganito yung nangyari. Correct. And I hope na, syempre, hindi na naman natin pwedeng sabihin na dahil showbiz yan, baka iiwan din yan si girl, tapos na anakan lang, ganyan-ganyan. I am praying na sana syempre, di ba, ito ang simula ng pagiging isang ama ni Tom Rodriguez para sa kanyang mag-ina. Pero hindi rin natin maaari. Wow, maganda syempre, yan, di ba? I'm very mature. Counselor ka doon, diba? Ibig sabihin. Hindi ka professor doon. Guidance counselor ka. At para. Ay, hindi pa tapos. Hindi, charing lang. Kala ko, susunod na, hindi pa. Ito kayo iba niyan, hindi rin natin may iwasan. Ay, gagamitin na ang kanilang mathematics. Magko-compute na yan. Ilang may taon na ang bata. Ganon. Kung ilang buwan o ilang taon, gagawin, naku, wag na po tayo umabot sa ganon. Kasi, NBI. Mag-move forward na tayo. May pamilyang binubuo. Kung hindi man pamilya, meron siyang anak. Blessing yan na lagi natin nasabi. Kasi baka, lalo pang babalikan, hindi natin alam kung anong naramdaman ngayon ni Miss Carla Abellana. Feeling ko naman, diba? Syempre. Diba, based sa last na press ko na hinostan ko, slowly,
hindi naaalis talaga eh, na itanong yung past issues. Correct. Pero slowly, mas nakakapag-open up na siya ng about dyan sa nangyari. Uh-oh. Pero hindi lang talaga nag-dig deep talaga, Papa Awel. Meaning, hindi lang yung para umawit pa sa magkalkalan sila na, yes. Ano ba talagang nararamdaman mo, Carla? Sabihin mo na, wala namang ganun. Uh-oh. Pero feeling ko, syempre kahit paano, may impact. Pero syempre, kagaya na lamang kay Miss Ai-Ai, 'di ba? Ang tangi, napakagaling ni Miss Ai-Ai doon. Yes. Ang tangi ginawa niya sa kanyang ex-partner or ex-husband, yes, na si Gerald Sibayan. Yes. Ay sabi niya, I'm praying for the best. Oo. And sana sa 10 taon na pinagsamahan natin, mm-mm, sana lahat ng pangarap mo ay, yes, makuha mo at matupad mo. Ai-Ai. Ai-Ai. 'Di ba ganun? So Aileen, ano, ganyan talaga. Yes, sa, ama. Hindi, ang sa... Oh, ama. Oo, oh, ama. Taray! Nagtutugma. Kasi, sabi niya pati, ang wish niya, sana maging malusog yung magiging anak niya. For sure, ganyan din si Carla. At tinatry niya. Oh, yun. Oh. Tsaka, babalik pa rin niya. Dunung-dunungan, no? Sabi siguro ni Carla, ha talaga? Oh, dunung-dunungan ka naman, DJ Jaiho. Hindi, ako naman kasi, I'm just, ano, parang nandun ako sa positibo. Kasi syempre, di ba, how can you fully move on, mm-mm, and let go kung hanggang ngayon may grudge pa din, di ba? Oh. Nasa kanilang dalawa na yan. Sila ang mas naigit na nakakuna between the two of them. Sila ang mas nakakaunawa dyan. At syempre, I'm sure naman, matalino yan si Miss Carla Abellana. Mm-hmm. Hindi madadamay ang bata. Ganun, di ba? Yun yun eh. At si Tom, later on, makikita natin talaga na lilipas ang panahon, di ba? Pinagdaanan natin yun. Correct. Sana maging best of friends pa sila. Correct. Later on, di ba? Ganun. Para maganda. Maraming ngayon, modern family. Di ba? Modern dati, parenting. Modern parenting, di ba? Co-parenting. Wala palang modern parenting. Oh, co-parenting. Yes. Wala palang modern parenting. Yes. Bento. Mga modern families na, di ba? Yeah. Kagaya nun kay Miss Judy Santa Maria, tsaka yes, 30, oh, kay ano, Pampi, yes, diba? Na very close din si Iwa, oh, at si Iwa, Judy. Tsaka mga baby, oh, at kikita-kita sila, o oh, diba? Totoo. Para mga bata, tuwan-tuwa, o oh, yun, oh, ganun, oh, para marespeto. Anyway, yun oh, po yun. Marami but we wish and we hope for the best. For and them. Nothing but the best. Sarangami dahil. Ay, may ganun. Taray, Ate Lou. Eto pang susunod, mga kaserbisyo. Bea Alonso, nilinaw ang relasyon ng mystery guy sa social media. Naging usap-usapan nga po mga kaserbisyo sa social media ang mystery guy na kasama ni Bea Alonso sa isang story kung saan makikita sa litrato na nakasandal si Bea sa isang lalaking may username na Jose Flores. Agad naman itong nilinaw ng aktres at sinabing kumalma lamang ang mga netizens dahil magkaibigan lamang sila. Hindi nito ipinaliwanag ang pagkakakilanla ng lalaking kasama niya sa picture, pero matatandaan na naging usap-usapan din po ang video kung saan magkasama naman sa siyargaw ang kanyang ex-fiance na si Dominic Roque at ang aktres na si Sue Ramirez. Kumbaga sa isang balita, dalawa ang tinuhog natin, oh, di ba? Oh, tatlo nga yung involved. Oo. Oh, oh. Pero, etong kay Dominic at kay Sue, na pag-usapan na natin to, yes, nung mga nakaraang gabi. Picture video. Correct. Mag-focus po tayo dito dun sa kay Bea Alonso. Mm-hmm. Napaka-bongga. That's one thing na masasabi talaga natin na hindi na magkakaroon pa ng haka-haka, yes, ng anong espekulasyon. Mm-hmm. Dahil, in just a click of a thumb, wow, may click of a thumb pa sorry siya. Paano kung ano, four finger ang ginamit? Ang taas ng click of a thumb. Paano kung four finger ang ginamit? A click of a fingers. Yan! Ay! Marami, di ba? May S. Oh, oh, oh. O finger lang. Finger lang. Okay. Click of a. A click of a finger. Click na lang, wala na a. Click finger. Ay! Ano ba yan? Basta finger click yung sinasabi mo. Ano ba? Finger licking. Ay, hindi. Magkain mo. Ayan yung kinain ko kanina. That's my, merienda. Merienda lang yun. Hapunan namin yan. ang taas. Click of a finger. Okay, click of a finger. Yun. Okay, ayan. Uh-uh. Thank you, sir. Welcome. Ayun, taray, sir. Hindi, di ba? Mm-mm. Ngayon, pwede nang sagutin. Uh-uh. At pwede nang pabulaanan agad-agad. Mm-mm. Di ba? Unlike before, aantayin mo pa ang Sunday, aantayin mo pa ang The Buzz. Oh. Para, Bea, sino ba ito? Di ba? Abaga! Mamaya! Yeah. Eksklusibo! Sa pagbabalik! Ganon! The Buzz! Di ba ganon? Eh ngayon, bongga na, Papa A. Yes. Eh, na. Nagsabi na agad, kumalma lang. Correct. Gusto mong pigilan yung sarili ko. Bekit, meron ka na naman nalalaman dyan. Oo, pasabugin nga mo na, go. Ayoko. Ay naku, binibitin mo kami, Mama Jaiho. Ano, ayaw ni idol niyan. Eh kasi, parang,
I love Bea Alonso so much. Ay, marami naman yan. We love her. Oo, I super duper love her. Mm-hmm. Mabait yan talaga sa akin. Pero kasi feeling ko ito talaga, kalma lang tayo kasi wala ito. Kaibigan lang ito. Oo. Nakasama na kakumpanyon, mm-hmm. kamaraderie, ganyan-ganyan. Pero kasi parang may nagchika sa akin, isang reliable source na spotted nga dun sa isang, yung na-link din sa kanya na lumabas na may foreign kineming na parang di umano daw. Parang yun daw ang kanyang partner ngayon. Kasi naispatan sila sa mga na magkasama. Mm-hmm. May moment nga daw na nauna si Ate Bea, tapos sumunod itong si foreign guy, ganun. Oo. Para sa lahat, mapa Bea Alonso man o hindi Bea Alonso, at maraming Bea Alonso dyan, di ba deserve naman natin, respeto natin, na meron tayo, wala pa ako sinasabi. Ay, wala pa. Sorry. Na may karapatan naman tayo na makipagkaibigan sino makasama natin, di ba ganun? Ano yun? Hindi na tayo magpapakasaya? Totoo. Wala na tayo, lilimitahan na ang buhay natin? Sa loob na lang tayo ng bahay? Diba? Ganun. Kahit sino pwede natin makilala. Kahit sino pwede natin maging kaibigan. Makita man tayo sa labas. Ang pinagkaiba lang talaga, celebrity siya. Totoo. At nalalagyan ng iba't ibang kulay. Correct. Diba? And then, saka gusto ko lang sabihin na dapat pag ganyan, diba? Kunyari, if you are in a relationship, dapat diba, Papa Owl, ang eksena mo, magpapaalam ka if you're going with someone. Kasi it's no-no pala. Nakaka-hurt pala yun sa someone. Kunyari, lumabas ka with someone tapos di ka nagpaalam, nakaka-hurt pala yun. Tungkol na naman ba sa'yo yan? Hindi! Para sa Bea Alonso pinag-uusapan natin. Hindi, para sa lahat 'to, yung paglabas-labas. Ay nako, abangan po ko ano naman shout out mamaya. Away na naman 'to pag-uwi. Hindi. Away na naman 'to. Basta kahit sino, I deserve na maging masaya. 'Di ba? Hindi mo natin pwedeng questionin na bakit ka nakikipagkaibigan diyan. Ganun, 'di ba? Ayun yun ni, siya yun ni, siya tsaka kung single ka naman, 'di ba? Bea Alonso, yes. At alam na niya sa haba ng pinagdaanan niya, she knows best. Correct. Kung paano niya i-handle yun. Best. Ay, how about your nose? She knows. She knows. Ay, sa kanya, original. She knows. Ganon. Okay. Ay, may ganon. Sobra. O, yun lang naman. Basta, naman. But we love Alonso Bea. Or hindi Bea Alonso, deserve maging happy. Yun lang yun. We love Bea Alonso. Of course. Napakabait niya. Kung sino man. Family first yan. Yes. Nakita kung paano niya alagaan ang mama niya. Kahit abroad. Correct. Ganun. Kung sino man, di ba? Kasi yan ang hirap, di ba, Papa? Pag public figure ka. Yes. Kunyari, makita ka with someone. Correct. Na kahit na you're just talking pa lang naman, making friends pa lang naman, tapos mapipicturean kayo, mga paparazzi. Shots. Paparazzi. Oo, tapos sasabihin, Keme, lumabas kasama si gantong player. Lalo ngayon, pamparami ng subscribers, followers. Actually, nakita mo, picture. Ay, kailangan maganyan. Kaya minsan nakakailang para sa mga celebs yung lumabas ng medyo maraming tao. Eh, syempre, di ba, aminin natin, yung kung saan maraming tao, ibig sabihin masarap kasi pinupuntahan. Yes. Kaya di ba, magkakaroon na tuloy ng... Di ba? Kaya dapat magkaroon na... Kaya iba sa bahay-bahay nila, nagkakaroon sila ng minibar, may mga pag-ganyan-ganyan, invite friends over. Pero iba pa rin kasi swimming pool sa labas. Diba? Iba pa rin. Kasi di ba, outside is... tuloy mo yan. Outside. Mo yan. Outside. Outside the rain begins. Yun yes. Okay. Outside, when it rains, it pours. It's four. It pipe. Ay, mali. O, basta yun, ha? Ayun. Ay, nako! Exciting talaga, di ba? Umpisa pa lang yan, umaati ka buna. Nakakaaliw, nakakabaliw. Pero ito naman, magbibigay sa lumi tayo. Masabi lang yung rhyming. Nakakaaliw na. Nakakaliwaliw. Ganon. Magbabalik kasi tayo sa mga panahon na sila Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, Sosimo, lahat na yan. Louie Basco. Orate, yan, lahat sila dyan, sila Belen Ledesma ay magbabalik sa panahon na uy, nakiki-retro tayo. I love tayo. Retro. I love it. Talagang may panahon na ibinalik yung songs of the 60s, 70s, 80s, 90s. At ang grupong ito ang nagpasabog nun. Ako nagpaputok nun. At syempre, sa pagbabalik natin, makakasama natin, namimiss nyo si Jay Martin ng Retrospect sa pagbabalik ng Showbiz Sidelines. Showbiz Sidelines sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630.
Masayang nagbabalik po ang Showbiz Sidelines. And as promised, naku yung mga panahon na wala pang nakakabili ng ticket nila pero pinapanood sila kahit saan ang Sigaw ng Sambayanan. Let's groove tonight. Ay, alam ko yan. Diba? Lahat yun. Tapos may mga pakulay pa sila ng buhok noon. Tapos lahat ng television shows, mapa morning show, noontime show, gabi, weekend, nandun sila dahil sila ang nagbalik ng songs of the 70s, 80s, 90s. Payagpag talaga ang career. Pero ang special guest natin ngayon na mayagpag ang career sa Guwap. Ganon. As in talagang superstar siya doon, Mama Jaiho. Kaya kilalanin natin, ha? Ang nag-iisang si Jay Martin. Wow! Naman. I'm so humbled, honored. Yeah. Thank you, Papa Awel. It's our and pleasure. Mama Jaiho. Mama Jaiho na ba? Yes. Hindi lang DJ Jaiho. Oh, Mama. May anak na po siyang dalawa. Ay, naka na ba ngayon? Nakilala kita ng dalaga ka pa. Wow! Eh, kasi syempre, alam niyo na, wow. Sabi lang. Sabi lang. Pero maraming salamat po. Nung sinabi pa lang, di ba, yung let's groove tonight. Yeah. Oh, talaga, parang napapahindak na ako. Diba? No, kasi yeah, yung grupo kong Retrospect, yeah. No? When we started 97, 98, yeah. Yan, nag-aasap kami noon. Eh. Yeah. Di ba? So, naririnig. Yeah. Yes. So, naku, merong times na yung mga venues, nagsishare correct. Sila in one night. Habawa, Friday or Saturday. Yes. First set dito sa kabila, second totoo. Set doon kami sa kabila. Pero totoo. Same night, ah. Lumalagari. Ganun, lumalagari oo, kami na. So, sila yung ano, tinitingnan mo talaga yung mga tao nagro-road trip, tinitingnan yung mga billboards. Sino ngayon? Sino yung featured artist pag nakitang retrospect? Yeah. Tapos yung iba pa yan, yung R ginaganon o yung letter T ba? Basta may isang letter dyan na nakaangat, ganun-ganun. Yeah, yeah. Inaabangan talaga sila. Nako talaga. Show kung show. Parang siya. Nanood ka ng one set or second set, parang concert. Ang yes. dating. At saka for sure, dumating din kayo sa point mm-hmm. na sa bawat mga events, corporate man, or mga piyesta, lahat na libot niyo po. Oh, yeah. Kayo. Sabi nga ni Papa Awel, yes. diba, kahit na anong shows, nag-guest kami. Sabi show. Nga sa akin ni John Santos before yes, of MTB. John. Si John lagi. John Santos. Hi, John. Uh-oh. Hello. Sabi nga niya, kulang na lang daw kami mag-guest sa sarap. Ano yung cooking show niya? During that time. During uh-oh. The time. Yun, lahat na talaga. So, ayan na nga. Na-recall na natin kahit paano, di ba? Yun yes. yung mga times talagang left and right, front, mm-mm. back, up, down, correct. Retrospect, everywhere. Everywhere. Diba? Kung uso na nun yung mga billboard, baka yung EDSA na yan, puro retrospect. We actually had a billboard, yung retrospect fast forward album. Yon. Yung second album namin under Dyna Music. Nasa ano yan? Mismo Robinson's dun sa may the back of Mama Mary. Correct. Nagkaroon kami ng ganyan. Yon. Sa ano? Sa doon. Sa may ano, galeria. Galeria. Yes. Kasi nag-revive kami ng mga songs na pag tumatagal, lalong tumitibay, Shake Your Booty. Correct. Play That Funky Music. Yun yung actually one of our best albums. Tsaka bukod dun sa mga kanta ninyo na tumatak talaga, mapa-cover man or original yes. ay nako, pak na pak yung mga kostuman nyo. Correct. Ganun, but you know what? Style. Yun ang papaawas kasi yung costume namin na yan, na-derive yan dun sa training namin sa Korea na natutuwa ako yung mga SB19 ngayon yes. at kung sino-sino ng group. Actually, technically, Retrospect is the very first Pinoy group na na-train. For almost 2 years. Kasi bago kami mag-retrospect, on air kami. Uh-oh. Yung under management kami nung manager namin na nag-manage ng mga girl groups, boy bands sa Korea. Mm-hmm. Sa South Korea. Ganun. Ayun pala. Okay. Eh, nasabi mo na rin naman yan kasi syempre hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Paano yung training nyo doon? Well, talagang tumatumbling-tumbling kami. Ay. Ang payat ko, waistline ko 29 after talaga. A year. Oh. Ganon. So talagang ang microphone talaga. Namin nandito. Oh. Head-worn microphone. Oh, kasi tapos, may mga radyo nakikinig sa atin ngayon. Correct. Bukod sa mga nanonood. So may head-worn microphone. Ayun, sorry. Meron kaming parang mala Janet Jackson. Oh, yeah. Tapos, we are trained not to make hingal. Yung hindi dapat naririnig. No, so yung we have to control. Yung ihigop ng hangin. Eh, sabi pa naman, proper breathing when you sing. So wala dapat. Yes. Walang ganon. Dapat walang naririnig na ganon. Sila Yasalonga, wala akong naririnig na ganyan. Pansin nyo, yun yung mga well-trained. Si Miss Lea Yasalonga. Yung singers na hindi naririnig yung inhale, trained yun. Kasi yung lungs nila, when they inhale one time, humahaba yun in every line of a song.
Ganon yung paglabas ng hangin, dahan-dahan. Mama Jaiho, pakinggan mo ko. At saka sa ito lahat po, nagbabalik po ang Showbiz Sidelines. Kasama pa rin po si Papa Awapaz at wala dapat hangin. Go. Wala akong hangin. At sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon via Radyo 630, sa inyo po mga transistor radio, maganda gabi po. Ay, na-train po kasi siya sa sabungan. Ganun. Tsaka yung pag-ano, kaya po, alis na ganun. Hindi, sa Korea ako na-train. Oo, train to Busan. Di ba nag-train tayo? Di ba nag-train tayo, no? Ganun pala yung sa kanila. Ang galing, no? Na-train kaming mabuti doon. And an outfit and all. Talagang, well, Goldie is our fashion guru. Yeah. Yung blondie na girl namin. Yung sabi sa'yo, may blonde. Sir Jay, iniisip ko po, parang feeling ko sa mga past rackets ko nga po, parang nakasama ko po ang retro spin. Yes, oo. Because naglaylo man kami. Because Guam is just like 3.5 hours from Manila, the Philippines. So ang ABS, once na nagpa-party-party, retrospect pa rin kinukuha. So umuuwi pa rin ako. Pero hindi na kami lumalabas sa TV. Correct. Corporate shows na lang. Oo nga. Yes. Ito po ang question ko. With every thing na natakel natin, yung ang ganda-ganda, yung from the training, yung looking back sa story na talagang you were everywhere, ganun. Pero sir, at a very young age po ba, like, pag nag-trip down memory lane tayo, naisip niyo po ba na ito yung gusto niyong tahakin? Kasi di ba, hindi lahat, no, papaawal, yung parang retro sound or vibe, yung genre na gusto nila. Yeah. Madalas sa atin sa Pilipinas, yung mga, narito ako, yung mga ganun. Mga pa-contest effect. Kami, no, we'd rather take the road less taken. Yung itsura namin, yung sound namin. Yes. So the reason why we came out with a song, Chica Daddy Do, Chica Daddy Do, kami yung mga retro pop sounding na hindi mo malaman kailan, saan ang galing and all. Yun kasi yung retro pop is a combination of retro, old, and then the popular sound. So pinagko-combine, which up to now, sikat na sikat yung retro pop. Actually, di ba sa mga gimmickan po, kagaya ng mga bagets, di ba minsan hindi naman sila familiar sa song, pero alam nila yung beat. And TikTok plays a big role with that. So I would like to thank TikTok for bringing back I Love You Always Forever. Diba? Retro yan. Retro yan. Pero we'd like to thank you also for bringing back those old songs. Of course. Yung mga classic, yung mga kantang hindi na mamatay-matay. Tapos binigay nyo ng panibagong buhay. Correct. Kasi hindi nyo kinanta as OG, as original. Yeah. Binigyan nyo ng touch of retro flavor. Pop retrospect na kayo yun. Yes, imagine, kaka-20 lang namin noon and all ang kinakanta namin, Dancing Queen. 20 po, years 20 old? 20 years old. So how young po kayo nag-start? Nag-start ako, yung mga ganun, mga 20, 22, ganyan. Doro. So, retrospect kami noon, pero ang songs namin old. Correct. Let's not say old. Classic. Timeless. Iconic. Timeless. Iconic. So in legendary. Yeah. Sandali, mag-google pa ako. Ano pa yung mga nasa bakol. Okay na yun. Kasi ayaw patalo. Hindi kasi para maganda, di ba? Ang sarap ang ganda, timeless. Tagalog. Hindi mamatay-matay. Ganon. Oh, yung galing. Ganon. Oh, wala na. Walang naipa. Wala po siyang na-entry doon. Meron. Ano? Meron ako may entry doon. Hindi kayang pantayan. Wow. Ayan. Ang taas niyan. Sa akin, pag ano? Pag hindi kayang pantayan, ang taas, no? Sa akin, ano? Sa akin, ang entry ko, walang kamatay. Oh. Walang kamatay. Babain kayo sa akin. Ano? Hindi kayang pantayan. Sorry. Sorry, pinababa yung boses. Pero ito yung kanina pa naglalaro sa isip ko. Kasi parang ang lakas ng loob niyo noon. Sa totoo lang, retrospect, na kumanta ng mga timeless, classic. Kasi ano ba yung mga grupo noon? Mga original song, mga Side A Band, South Border, Freestyle, nakasabay namin. MYMP, nagsunuran na, mga parokya ni Edgar, Eraserheads, mga nauna 30, sa amin yan. Mga nauna sa inyo. Kasi late 90s kami and early 2000. Sabi ni tapos bigla kayong dumating, mga lumakanta nyo. Yes. Kayo lang yun. Yeah. Bakit ganun? Pinag-decision, management's decision ba yan? Sino nakaisip? Basically, because our dad, my dad, Goldie is my sister, the blonde girl. Yes. And our manager, during the time, is Babes, our eldest sister. Oh. Yung father kasi namin is a recording artist, producer, before with Villa Records. His name is Ding Castro. He's the one who composed Happy, Happy, Happy Birthday. Oh, yun pala yun. So,
yung mga retro songs niya noon na Perry Como or whatnot, pinapatugtog palagi ng mommy namin and all. So, ganun yung na-inculcate sa mind namin na classic music is timeless, you know? So, kaya kami, nag-research kami kung what type of genre of songs yung dapat namin. Tsaka makakakuha ng attention sa tao, ano yon. So, correct. Sabi namin, dapat retro yung style. Kasi wala pang ganun eh. So, ginawa namin yon. Hence, so, therefore, ito na nga, nagkaroon ng retrospect, naging multi-awarded kami. From Aliu Awards, we're the best performer in hotel music lounges. Halos naging Hall of Famer kayo sa mga left and right na awards. Hindi na mabilang, di ba? But mainly Aliu Awards. Yeah. Thank you to Aliu Awards. Yeah. Yung parang mga local versions ng mga Grammy natin. Yes, nagkaroon kami ng MTV Philippines Awards, Best Stylish Group, mga ganyan. Iba-iba. At na-recognize din kayo sa Asia at sa iba't ibang bansa. Oh, yes. Umikot din kayo. Canada, yes. Yes, mga OFs, tuwang-tuwa sa inyo, napasaya nyo talaga. Yes. Napasayaw nyo sila, ganun. Pero ang malaking tanong ng mga kaserbisyo natin dito man sa Pilipinas at sa anumang panig ng mundo, nagulat sila, ay, ayan na ang retrospect. Pero bakit sa kasagsagan ng career, golden age, mas gold pa sa blonde na hair ni Blondie, ni Goldie, ay nagkawatak-watak. Saan napunta ang retrospect? Ano ang nangyari sa retrospect? Nasa na ang ibang mga members? Bakit si Jay Martin na lang ang nandito? Ang kasagutan sa pagbabalik ng Showbiz Sidelines! Showbiz Sidelines! Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Sina Owl Pass at Jaiho sa Showbiz Sidelines. Ay, nagpapatuloy ang Showbiz Sidelines with your Sully, the ever lovable, Papa Owl Pass. Siyempre, kasama pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ako po, si Jaiho. Naku, meron tayong cliffhanger na question kanina. I'm sure, eto natin, nawag pa rin. Mare, dali. Andyan yung mga pinapanood natin. Meron kasi kayong fans club din nun eh, na sinusundan kayo kahit saan-saan. Groupies kami na. Diba? Yeah. Kasi after work, nagsisave na sila pang Friday, Saturday. Yeah. Diba? Pupunta sila. Pero ang tanong nila, lalo yung mga nasa Canada, ngayon nasa US, Middle East, ganyan, Asia, sa anumang panig ng mundo, what happened to retrospect? Okay. So after retrospect won the Aliu Awards for the first time, nasa Vancouver kami noon. Nagtutour, no? Gustong-gusto namin umuwi, hindi kami nakauwi. After 6 months, pumunta kami ng, galing kami ng Vancouver, pagbalik namin ng Philippines, na-nominate ba kami ulit? Or basta nanalo and whatnot. Nung nanalo na naman kami, nasa Guam naman kami. Okay. But nag-decide kami na mag-lay low na, we'll go on our separate ways. Mm-hmm. Kasi syempre, iba-iba ng priorities. Okay. So, Goldie now is a Canadian. Oh. Yung my sister, yung Blondie. Oh. Yung black girl namin now is Italian. Nandun na siya. Nakapangasawa siya ng Italiano. Tapos yung isang guy namin, nasa Las Piñas. Las Piñas. Yeah, Manila, Philippines. Las Piñas. And then ako naman, ako yung nagstay sa Guam. Oh. And eventually, I became American. Hindi mo sinabi. American. American. Basta from retrospect, kami American, Papa Owl. Guam. Specifically Guam. Guam kami. Punta kami sa inyo. Oh, yes. Where America's territory. Day begins. Correct. Yes. Yeah. You know what? I have a TV show. Uh-huh. It's The Hoffity Show with Jay Martin, where America's Day and Night begins. Ayun. Yeah. Eh, diba? Ang ganda-ganda ng boses ni Sir Jay. Kanina ko pa naririnig. Speaking voice. Lalo na yung singing voice. Hindi lang natin siya mapakanta ngayon. Ano muna tayo? Kasi magcha-charge akong talent. Yun na nga. I'm just kidding. Hindi kami nakapag-prepare ng cheque. Cheque! Diba ako ng cheque? Maganda yun. Kasi baka po may narinig kayo. Yun may sinabi siyang half a day. Yun kasi yung greetings doon sa Guam.
H-A-F-A-D-A-I. Half a day. Not yesterday, yeah. Not full day. Half a day. Tapos since it's an island, you don't say in Guam. On Guam. Diba? You are really a Guamanian. Yes. That, tomorrow. Tomorrow. Oh, yes. And not yesterday. Not today. Tomorrow. Yeah. And in Guam, their flower there is a very, very famous Guam memela. I love it. At bukod pa dyan, ang ano, dyan na ging santo ang ating Filipino saint. Saint. Ganon. Yes. Hindi po joke yan, totoo yan. Totoo po yan. At pinagtayo siya. Hindi, doon talaga. Kasi doon siya. Yes, doon siya. Nalubog, ganun. Doon siya pinarusahan. Pinarusahan, ganyan. Kasi sa Guam, ang tubig ng Guam, mali Guam. Pwede rin. It's a small island lang, pero nakaharap talaga siya sa Pacific Ocean. Parang nagpunta ka lang sa Subic, tapos malilibot mo na siya. Yeah, it's like a big Subic and correct. The combination of Boracay. Correct. Ganyan it's siya. So small, not so big. It's so small, not so big. Yung dalawa, parang, oh my God, please don't drop the Guam. Oh! Ganyan, di ba? Bakit ganun? Pero maraming Filipino, parang, ano na to? Parang extension to ng Pilipinas. Yes. Oh, yes. I call Guam Annex B of the Philippines. Yes. Di ba tama po sa Guam po yung ano, yung ating former president? Di ba dun sila din na... Yes. Guam first and then Hawaii. Doon sila sa Guam. Correct. So ngayon, kumusta na natin, ano ang career ni Jay Martin sa Guam? Kasi ayun. Kasi sa Guam na yan, di ba? Ichika mo na ngayon sa amin. Okay, you know what? Yung nag-stay ka ako sa Guam, I opted to stay there. Nakapangasawa ako. Okay. Hence the reason why nag-American ako. Ayun. With a tomorrow. Yes. Not today, not yesterday, but tomorrow. Hindi lang doon. Hindi lang siya nagkaroon ng family doon. Naka-establish doon si Jay Martin. May career si Jay Martin doon. Mali. Jay Martin. I'm just kidding. Ano itong mga pinagkakaabalahan mo sa Guam? At ang tanong... Nakakailang balik ka na sa Pilipinas? Mukhang may niluluto kang project sa Pilipinas. Oh, yes, of course. Okay, sa Guam, ang pinagkakaabalahan ko po, of course, yung The Half a Day Show with Jay Martin. Yung mga hindi nakakapanood dito sa Philippines, meron din po yan sa YouTube. Okay. Pero online. Lahat ng online, pwede rin. But not all the episodes are being aired. Kasi kumakanta-kanta. Meron mga, naaalis lang yung mga rights, sayang naman. Flag. So, and bumabalik-balik ako sa Philippines because... Hanap kita yan naman talaga. Mahirap na there's mawala no na. There's no place like home. When I ito think of home, talaga. Yes. Yun, diba? Yes. Yun. So, speaking of which, okay lang ba ako mag-promote? Of course, that's why you are here. Diba? Kung hindi, sasabihin Julie, bakit ko pa rin nalayang dito? Oo diba? Nga eh. No? Yes, and yes, tomorrow, yan na. I'll be having a special... concert with the retro band. I call them my retro band kasi in respect to my retrospect members. Ang galing. In respect to my retrospect. Yes. Yeah. Retro band na. The retro band sila. I call them retro band. Mm-mm. I'll be having this special show celebrating my newly released collab song with the one and only Asia's Nightingale, Miss Lani Misalucha. Wow. Yan, special guest ko po tomorrow, si Miss Lani Misalucha. Bar 9 in Molito Lifestyle Center in Alabang. Dami dyan. Yan talaga yung parang bago ngayon na tambayan. Bagong strums. Go-to place with my friends. I have lots of friends from inside Alabang. Kahit taga-Espanya ka. Luluwa mo na ang mga taga-Sampalo ka. Meron ako friends sa Ayala, Alabang sa loob. Lagi ganyan lang ini-invite nila ako doon. Oh my God. Lagi siyang ini-invite. Hindi lang siya mapapasok-pasok. Kasi nga. At least na-invite. Tama. At least na-invite. I'm from Spain. Excuse me. Oh yes, of course. Spain. Galicia Street is Spain. Of course. Espanya.
Malapit sa Lerma, saka sa Moraita. Beside Moret. Yeah, and Pinoval. Correct. Hello sa mga taga dyan, nakikinig yan sa atin. Yes. Ayun, yung mga... So bukod kay Miss Lani, Miss Lucia, may mga magpa-front act ba? Meron bang makaka-engage nyo ba ang audience? May ganyan ba kayo? Of course. Kasi yun nahanap nila sa inyo. Oo, naman. The usual... But special. Retro stuff. Mm-mm. I call it retro pop. Well, everybody calls my music genre as retro pop. Retro pop. Uh-huh. Mm-mm. And which actually covers the audio, the sound of the 70s, the 80s, the 90s, yes. the 2000s, basically. Yes. So, but of course, it didn't box me up in producing, creating original song. Tama. Hence, ito, meron ako ni-release under Star Music. Ooh, wow. Titled Iisa Lang with Miss Lani Misalucha. Na I'm so proud na kahit paano pinibigyan ako ni Miss Lani Misalucha na makapag-duet sa kanya. And it's our first collab. Uso ngayon yung mga collab-collab, diba? So, tomorrow, first time namin magpa-perform, kakantahin yan on stage. Wow. Together. World premiere pala ng inyong kanta. And it's happening tomorrow. Sabi ko nga kay Ime, dapat maganda yung ano yung video tomorrow kasi correct. First time namin kakantahin dito sa Philippines. May pa-MTV pa dapat. Oh, kasi we had a show August 3 nung birthday ni Lani. Uh-huh. August 3 in Las Vegas. Uy. We launched this already. Yeah. Very nice. But since busy-busy lahat, ngayon pa lang uli nakapag-show. Correct. I'm sure maraming mga producers ngayon here and abroad ang nabuhay ng dugo. Oh, Jay Martin is back. Tapos with Lani Misalucha, pwede bang may repeat na kagad dyan? Actually, ibabiyahin nyo ba yan ng Cebu, Davao, ganyan? Actually, may mga nag-i-inquire na nga sa Canada, sa US, sa Cebu wala pa. Hello to Inday Beth? And Cebu? Dalhin mo naman kami dyan. Yeah. So anyway, I'd like to thank everybody also for reserving tables for tomorrow sa Bar 9. Nice. Yung mga wala pa pong tables dyan, tawagan nyo po ang Bar 9, Molito Alabang, yan, Molito Lifestyle Center in Alabang. Ano oras po ito? The show starts at 9 p.m. Okay. Ay, naku, may programa tayo. And it ends at 9 a.m. Wow! 24 hours? Ano ito? Hanggang oras ba kayo? Hanggang 10 tayo. Okay lang naman. Abot kami. Abot kayo. Skyway lang. Diba? Kasi gusto ko marinig na kantay nila ulit yung Can't Take My Eyes. Ay, oh my gosh. Hanggan, yung mga ganun pa. Sobra ka. Uh-oh. You know what? Those are the songs in our album. Yes, part ng Play That Funky Music. Oh, yes. And yes, Shake Your Booty. But yes. May binabasa ka. Nandiyan sa phone niya. Naka-open pala. Hindi, kasi nung sinabi niyang Star Music, naalala ko, pag Christmas party nga, Yes. Nami-miss ko na nga sila. Diba, correct. So itong collab ninyo ni Lani Misalucha under Star Music. Correct. Sir Jonathan Manalo ba to? Rock Thank you Santos. to Sir Roxy Lekiga. Roxy. And I would like to thank, of course, the chief composers. I did this song together with Mandy Placeta of San Jose, California, and Emil Pama of LA. Yon, kita mo naman. Collaboration talaga. And we recorded the song, kami ni Lani, sa Las Vegas, together with the music video. Ganon kabongga yung kanta. International recording. So, ano si Ate Lani tomorrow, no? Yes, of course. Kasi diba love din natin, of course, the Asia's Nightingale. Of course. Saka pupunta din dito yan dati. Gusto ko rin kasi dati dream ko maging Asia's Nightingale. Wow. What happened? I cannot. Why not? Puyat po siya lagi. Hindi po na. Hindi ba kaya yung Nightingale? Laging yeah. Asia's Night Owl. Yeah. Ang nangyari sa kanya. And then you're making that, woohoo! Yes. Okay. Ganon, diba? But you know what? Ngayon nag-usap-usap tayo about my band retrospect. Yes. Na-miss ko tuloy sila. Totoo naman. Kasi matagal na kami hindi nagsama-sama uli. Which will remind, now actually reminded me, next year po, magre-reunion ang retrospect. Ayan. Yan ang inaabangan. So yung mga nasa Ilong ngayon. Saan? Ilong. Saan ang Ilong? Ilong. Ah, Italy. Italy. Hindi na naitindihan. Hindi diba? Ganon. Tsaka sa Canada. Ganon nyo, papaawin. Canada. Huwag mo ako. Italy. Diba, pag magsasama-sama kayo, ang pinakamahirap makarating yung sa Las Piñas. Oo nga, kasi ang traffic. Agad siya. Yung traffic kasi, no? Mauuna pa nga ako dito from Guam to here, no? Pero meron na bang parang pa-teaser? Wala. When is this happening? Pero for sure, there's going to be a reunion concert. Yes, yeah. It's gonna be in
in a kind of gusto naming isahan na malaki ng venue na lang. Kailangan may dance floor. Hindi pwedeng correct. Wala kasi talaga naman tumatayo. Naku, baka yung mga mesa itabi nila correct. Dahil magsasayaw actually, sila. Actually, oo nga. O, pag ganyan, agahan nyo na lang para malaking venue na kayo. Araneta! Oi naman. Ang oi naman. Collision. Ko laban na laban mag-e-enjoy ng ano, intimate papa eh, mga music museum. Mga gano'n. Eh, wala naman dance floor doon. Wala dance tsaka floor. Tsaka masigla yung upuan doon. Sa labas. Okay. Ilagay natin doon. Hindi, sa Kia Theater. Meron ba dyan? Sa Kia Theater? Pwede. Pwedeng lagay ng set. Tatanggalin yung mga chairs. Diba? Tapos, ano, and tables. Mm-hmm. Oh, really? Pero tama yun, ha? Make sense. Dapat talaga may dance floor. May dance floor. Kasi people talaga, Stroms, correct. Hard Rock Cafe, Manila Pen. Those are the times. Sa umpisa nyo pa lang, yung ano pa lang, yung mga fanfare ninyo, mga pa, ano nyo pa, prologue. Ay, nako. No. Magsasayawan may na kagad ano yan. Very, very, ano, go. Gongacious na question na it really pops up sa mind ko lang. May ganyan talaga. Oo, sige. Hindi, syempre, di ba po, lahat po yan na-achieve ninyo, Sir Jay. Gusto ko lang pong malaman na meron kayong hindi malilimutan na fan experience or sa isang concert nyo, isang show nyo na talagang, ha, grabe na to, ganun. What do you mean? Like, for example, nabastos kami? Hindi, yung... Memorable, siguro. O, memorable yung kunyari... Talagang, ang basta po, baka may natatandaan po kayo. Kasi yung sa nabastos po, parang ayoko naman pong mapagkwentuhan natin ng okay, what? Pambabastos. Okay. Yung maganda po yung kunyari talagang, ano, may mga dumayo pa from malalayong lugar. Ito ang matindi. Ila, gabi pa lang, natulog. We used to perform at Southern Bulls. Okay. Do you remember that? Yes. Southern Bulls. Yeah. But we pronounce it as Southern. Southern. Ano ba ito? Mga English professor, baka dalawa, ha? Southern. Ganon. Natatakot tuloy ako magsalita, eh. Southern. So, Southern Bulls, sa sobrang daming taong sumasayo and all, would you believe, yung tindera ng Sampaguita, nagdamit siya ng party, ang party, umakyat siya sa stage. Walang nakakilala sa kanya. Na siya yung Sampaguita vendor. Pero kami nakilala namin siya because we always buy her Sampaguitas. All of it. Pero talaga nag-outfit siya. Yun, memorable yun. Oh, very nice. Dahil po dyan, nandito po siya ngayon. Hindi siya usap natin sa video. Ay, di ba? Ano ba yun? Dapat on cue? Pag may mga ganun, nandiyan dapat siya sa video. Opo, ako po yung Sampaguita vendor. Eh, kasi ngayon ko lang naitanong. Wala, nainip, natinda, naglibot, sayang. Pinakyaw yung kanya. Totoo. So, ayan, ang may oras pa, please promote again. Baka social media. Of pwede course. Ka i-follow kasi alam ko marami pa silang gustong itanong sa iyo. Yeah. Kulang ang oras natin. Kulang, yes. Diretso na pong mako-contact si Jay Martin. Alright. Guys, please follow me, like my socials at Jay Martin Official. J-M-R-T-N. I dropped the vowels there. So, at J-M-R-T-N Official on IG, TikTok, at sa Facebook po at JMRTN Castro. That's my family name. And of course, make a follow on the Hoffaday Show with the Jay Martin on my YouTube channel since it's not airing here every Sunday because they're on Guam every Sunday po kami over at CBS TV 11. And again, I'll be having a show. One of the reasons why I'm here back in Manila is tomorrow po, meron po akong show with my very special guest, Miss Lani Misalucha, the one and only Asia's Nightingale. We will be doing live our collab song entitled Iisa Lang, released through Star Music. And of course, we will be performing with the Retro Band, and my musical director is Mike Casanova. And of course, on Saturday, I'll be performing at Bar 360 of Newport World Resorts. Ay, sa gitna. Yeah. Uh-huh. And again, for those who have gotten their tables for Bar 9 in Molito, Alabang for tomorrow, thank you so much. For those who don't have their tables yet, please call... bring your own table. Bring your own chair. Sa amin sa Molito, sa amin kami ganun. Okay. Wow. Kala ko walang... Kala mo talaga tagad. Bring your own table. Yeah, please go and follow Bar 9. That's Bar IX. PH on socials para makapag-reserve kayo ng tables tomorrow at mukhang konti na lang po yung tables. So mukhang maraming talagang manonood tomorrow. It's gotta be a party. It's Throwback Thursday. Wow!
With yours truly from Retrospect, Jay Martin. And thank you, Papa Owl. And of course, Mother Mama Naba, oh, Mama pala, Mama Jai Ho. Yeah. For it's my pleasure guesting here. Yeah. Enjoy po ako so happy. Brought back great memories with the youth. Thank you. So nostalgic. Oh, very retrospect. So hanggang kailan po kayo sa Pinas? I'll be flying back to Guam by Sunday because I'm also bringing Gigi Delana there and Gigi Vibes. So I have to like. So make asikaso. Oh yes. He's into everything. Okay, yung pag-produce niyan, ano na yan? Next time na natin pag-usapan. Correct, pag-usapan yes, natin. Next time na yan. And that's my backstage. That's your utang hat. Correct. Sa amin. We're available also ha for hosting the events. Ganyan. Oh yeah, okay. For details, contact 09. Oy, ganyan na yan. Noted. Binigay ha. Thank you very much. Thank you, Papa Owl. Thank you, son. Thank you. Thank you, Mama. Thank you. Ayan ako, masayang chikahan ang nakasama natin si Jay Martin. Alam po namin, nagbalik ang magandang alaala sa inyo. And we will continue bigger and greater memories with Jay Martin at the Retrospect. Just follow him. Thank you, Mama Jai Ho! Maraming maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. Siyempre, susunod ang Love Connect kasama si Coach V, Vanessa Antonio. Bukas pong ulit, 9 to 10 p.m. ang Showbiz Sidelines. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Ako po, si Jai Ho. At ako naman po, the ever lovable, the ever lovable Papa Owl Paz. Hanggang bukas pong muli dito lang sa Showbiz Sidelines. Showbiz. For the more chika and showbiz updates, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.